Hello guys! How are you today? Napakasarap po pag may nagsabi sa inyo ng how are you today? Ang dapat po nating response, I am blessed and highly favored. Alam niyo po mga kapatid, kapag lagi niyo pong sinasabi, you are blessed and highly favored, ay ito po ay mangyayari sa inyong buhay. You are blessed in good health, you are blessed in your work, and you are blessed for financial. Amen? Remember, whatever you do, do it all. Amen? For the glory of God. That is 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa kapatid. Nababagabag ka ba ngayon? Alam niyo po, minsan dumadating sa ating buhay na tayo ay nagbu-worry, nababagabag dahil sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon at nangyayari sa mga hindi mo inaasahan. Ngunit kapatid, kailangan, kung nababagabag ka, ibigay mo yun sa ating Panginoon. Dahil kung hindi mo ito binigay sa ating Panginoon at nilagay mo lang sa iyong puso at isipan, alam niyo po kung anong mangyayari? Nandyan si tension, nandyan si pressure, nandyan si hindi ka mapalagay, nandyan si masyado kang worry, handyan si sumasakit ang iyong ulo. Ngunit, pag binigay niyo po ito sa ating Panginoong Jesus, transfer that sa ating Panginoon kung anumang problema sa inyong buhay. Dahil, mararamdaman niyo na gagaan ang iyong pakiramdam at mararamdaman niyo nabibigyan kayo ng wisdom and knowledge ng ating Panginoon. Ngunit kung ito'y nilalagay nyo lang sa inyong puso, minsan karamihan sa atin ay doon na nagpapakamatay, doon na nagkakasakit sila, nawawala sila sa sarili. Kaya kapatid, kung may problema kayo sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong financial, huwag na huwag niyong kalilimutan. Nandiyan ang ating Panginoon. Siya lang. Siya lang at wala nang ibang makakatulong. At pag once na binigay niyo po ito sa ating Panginoon, mararamdaman nyo ang kapayapaan ng inyong puso. Amen? Amen. Kaya huwag kakalimutan. Walang ibang sagot sa lahat ng problema, kundi ang ating Panginoon and pray for the wisdom. Ask for the wisdom and knowledge. Dahil pag once na humingi ka at kumatok, ibibigay ng Panginoon kung ano ang iyong kahilingan. Amen? Amen. At kapag once na binigay mo sa ating Panginoon, kailangan patawarin mo ang iyong sarili sa pag-iisip ng mga hindi maganda. Dahil pag once na binigay mo sa Panginoon, let it go. Let it go. Dahil kung hindi mo ito, hinayaan mo pa rin na nasa puso at sa isip mo, nandoon yung hindi ka mapalagay. Nandoon yung wala kang peace. Kaya pag once na binigay mo sa Panginoon, magtiwala ka na may sagot sa iyong problema. Amen? Amen. Kaya yun po ang advice ko sa inyong lahat. Let it go and forgive yourself and forgive others. Amen? Why forgive yourself? Because kaya dapat mong patawarin ang iyong sarili dahil masyado kang nag-isip. Hindi mo yun binigay sa Panginoon. At kailangan, pag once na binigay mo sa Panginoon, forget and forgive yourself and forgive
others. That's the answer for all. God bless you all. Bye.